Hi guys! Hinaan natin yung ilaw, masyadong malakas. Ayan. Hi! Kumusta kayong lahat? Sino mga napuyat sa party? Taas ang kamay. Kumusta naman po? Hi po sa inyong lahat. Live na po tayo ngayon. Ano ang inyong merienda? Ako pancake. Teka lang. Pancake po. Kumusta lahat ng mga pumarty last night? At lahat ng mga hindi naman nakasama sa party? Bakit kasi hindi kayo sumama sa party? Tuloy kayo nakapag-enjoy. Ang sarap po. Ang sarap ng party namin last night. Ayun. Hi guys! Hello sa inyong lahat. Sobrang init. Sobrang init na naman ng panahon. Hi kay Arnie Marikina. Hello kay Alina Castro. Hello kay Donna Cabral. Hello. Johnson is watching. Hello din po. Napuyat kami, GK. Ang dami nga napuyat eh. Well, ako naman, hindi ako masyado napuyat last night kasi ano, mas maaga ako nakatulog dahil mas pagod ako. O, diba? Yun lang. Mas pagod ako. So, ano ba yung mga gagawin ko for today? Ako naman, ang gagawin ko for today, mag-i-edit ako ng cover song para may ma-upload na ulit ako na cover song. Tapos, may edit din akong video. Ang dami ko pa na hindi na i-edit na video eh. So, totoo lang. Madami pa. Tapos, ito ngayon, nagbe-merienda ako. So, hello sa lahat ng mga merienda peeps dyan. Kung ano man ang merienda mo ngayon. Sarap kumain, di ba? Hello din kay Kiana. Hello! Hello po. Kwentuhan lang tayo ngayon kasi wala naman din masyadong ganap. And gusto ko lang malaman kung may mga tao ba sa mall. Sa mall ba may mga tao ngayon? Kasi ang sabi nila, anong sabog? May mga tao daw sa mall pero konti lang. So kung may mga tao sa mall, ibig sabihin bukas din yung mga ibang mga ano, yung mga ibang establishments. Eh, ako, may gusto lang sana akong bilhin pero hindi ko alam kung safe pa ba na pumunta sa mall ngayon. I don't know, hindi ako sure. Yung gamit pang sa laundry, ganyan. Yan yung mga gusto kong hanapin sa mall. Kaya lang, hindi ko alam kung safe pa, di ba? Dapat nga mag-grocery ako this week, pero hindi na rin natuloy. O yun. Sarap kumain, pero hindi tumaba. Oo nga eh. Masarap talaga kasing kumain. Alam niyo kung bakit marami tumataba ngayong quarantine. Kasi, una sa lahat, ano nga namang gagawin mo sa buhay mo maliban sa kumain? Di ba? Manonood ng TV, mag-internet, kakain. Di ba? So, yun. Ganun. Masarap talagang kumain pero hindi daw tumaba eh. Well, may mga maswerteng tao na kahit kain ng kain, hindi tumataba. Depende sa ano ng katawan mo yun eh, sa metabolism ng katawan mo. Meron naman na konting kain lang, tumataba agad. Ganun. Ako, isa ako dun sa ganun. Naamin ko na konting kumain lang ako, babalik ulit ako sa ano, chubby-chubby, ganyan. Pag di naman ako kumain, babagsak na ulit yung katawan ko. Yung mabilis siya mag-adapt na kung ano yung gusto mong gawin sa katawan mo, nangyayari talaga. So, ganun ako. Ate ka, sabog po kasi puyat. Ha, ha, ha. Oh, marami daw puyat. Nasaan daw si Mami Kati last night? Mga katigang dyan. Ano siya kasi eh. Guard daw siya. Nakita ko ng post niya. Security guard daw siya. Nasa baba lang siya. Diba? O, ayun. Eh, alam niya naman. Maaga yun matulog. Di po ako nakanood kagabi, Johnson. Oh, sayang di ka nakanood kasi binura ko na yung video. Maraming ano sa video. Maraming mga lumabas na hindi dapat lumabas. So, kailangan nating ano, tanggalin. Diba? Ganun. Kain tulog daw. Yun nga, kain tulog. Kung hindi ka matutulog, hindi ka kain ka. Diba? Bakit mo naman iaano yung cravings mo lalo na sa panahon ngayon, 'di ba? Ngayon mo lang naman nai-experience yung ano, yung enjoy sa kahit anong gusto mong kainin, 'di ba? Pero 'yun lang,
so bad o too bad para dun sa mga, syempre, walang makain. Minsan din kasi, diba, ang dami-dami nagpo-post ng mga pictures sobrang sasarap. Pero syempre, yung ibang tao may sasabihin na post kayo ng post ng picture ng masasarap eh, ang dami nagugutuman. Sa kabilang banda, pinapakita mo lang na ini-enjoy mo yung pagkain. Pero sa kabilang banda naman, oo nga naman. Kasi at this point, marami talaga nagugutuman. So pag nakita nila yon, syempre lahat may social media kahit mahirap, diba? Yun na talaga hindi pwede mawala ngayon, may internet. Kahit load lang. So nakikita nila yung pagkain, eh kawawa naman din sila lalo sila nagki-crave sa gutom. Ayun. Kaya pareho naman din may point, diba? And ako naman, nagpo-post na naman ako ng pagkain kapag luto ko. Kasi parang proud ako sa luto ko. Pero, kung ano lang, di naman ako mahilig mag-post, diba? Kasi yun nga, naawa din naman ako sa mga walang makain. Tsaka, ang daming ngayon, dami talaga nagugutuman ngayon. Ang daming, eto ah, ngayon din naglalabasan yung mga ano, yung mga nalulungkot, nade-depress, marami ngayon na nalulungkot. So, ang magagawa natin para sa mga kaibigan natin, kumustahin natin palagi or kausapin natin kasi nakakatulong yun eh sa kalungkutan. Para mapawi ang kalungkutan, nakakatulong yung lagi mong kinakausap yung kaibigan mo, pinsan mo o kung kaano-ano mo man siya. Diba? Kasi kahit paano, nailalabas niya yung nararamdaman niya. At kapag nailabas mo yung laman ng dibdib mo, nakakagaan yun. Diba? So, ayun. Yun yung mga small ways na mabibigay natin sa kanila bilang tulong. Kung wala tayong maibigay na financial help, siguro words of wisdom or pampalakas or aliwin natin sila. Diba? Ganun. O, aliwin lang natin sila. Buti pa si mama nakapanood daw kagabi. Si Johnson daw hindi. Oh. Stay happy, DJ Kara. Nasa Facebook po marami din lumabasa. O nga, sa Facebook talaga, hindi mo na talaga maiiwasan eh. Kasi ini-enjoy nila yung pagkain eh. Yun nga eh. Ngayon si Jella lumabas siya. Bili-bili yata siya ng tokwa kasi ano, gagawa siya ng taho, something, ganyan. Ako naman, nag-iisip na ako. Though hindi naman talaga ako magaling sa pagluluto, pero nag-iisip na ako kung ano yung mga pagkain na pack na pack ngayon. Diba? Kung ano yung mga pagkain na pwedeng orderin. Actually, lahat naging online seller na ngayon eh. Diba? Ang dami ng online selling ngayon. Diba? Para lang kumita. Ako, nag-iisip ako kung anong pagkain yung ano. Kung anong pagkain yung pwede kong gawin na pwede kong maibenta. Diba? Shoutout to sa Cardiac Soulmates Monster doon nila ngayon. Uy, hello! Hello sa inyo. Te, ulitin mo yun. Haha, aliw ako. Sige, tignan natin pa party ulit tayo. Gusto nyo ba? May hangover ba kayo sa party last night? Meron ba? Kasi wala nang liquor ban ngayon, di ba? Sa ibang mga ano area. Pero yung iba meron pa din. Pero yung iba, yun. Nanood lang ako kagabi ng party mo. Thank you po sa lahat ng mga nanood kagabi at sa lahat ng mga hangover. At least kahit paano na-feel natin na, di ba, kahit paano may enjoyment tayo kahit ganito na yung nangyayari sa bansa natin. Diba? Ganun. Pork sisig daw. Try natin minsan video okay naman. No? Kung hindi party-party video. Gusto nyo ba? Sige, request kayo. Ano ba ang request o suggestion nyo na pwede kong lutuin? Yung pwedeng online selling, ganyan. Order. Kasi lahat ginagawa na ng ano yung mga Graham, ginagawa na ng iba, mga cake. No? So, yun. Pabati naman po, GK, si Doktora Evelyn Agdon na frontliner ng happy birthday. O sabi ni Arcel J, hello po sa inyo. Ayan. Hi din kay Kislin Maylim. Hi, Karas Little Warriors and Karas Warriors. Ayan. Madami daw may hangover. Talaga, bi. Nahilo daw kagabi kung saan pupunta. Kung sa YouTube, Facebook o ano. Kasi lahat yan nilive namin. Benta daw yung super effort, taray. Ganun na nga. Puyat pa din, Ate Kara. Marami talagang puyat ngayon. Earthquake Graham. Pangalan po, palang patok na. Grabe naman. O sige, nagawa ko ng Graham, kayo na lang mag-ayos, ha? Yun yung work nyo. Ayusin nyo yung gulugulong Graham.
chicken curry. Ah, ulam. Mga ulam. Mahirap din magluto ng ulam eh. Kaya naiisip ko mga pang merienda eh. Diba? Pang merienda. Ano kaya maganda? Sa Sunday do ulit party-party ba? Hi world! Ano hi world? Hello sa mga 845 na tao. 6-month case. Wait po. Ay! Ay! Ay, 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 ay. Sorry. Mahiligan niya makeup si David eh. Mm-hmm. Pagising ko pa lang, yayakap na yan. Mami ka! Tapos mangingilit eh. Aray ko. Maligo ka na doon. Ay, maligo na ako. Ang init kasi, pawis sa pawis kami. Ano? Ano na? 2 years na lang, di na ako yayakap. Ano hindi na yayakap? Grabe siya. Hindi na doon siya yayakap. Aray, ipad ka. Uy, may hinika daw ba kagabi pagkatapos? Grabe naman. Uy, pag may mga hika, huwag na kayong sumali sa ganun. Tumaas daw adrenaline namin sa'yo kagabi. Kakatawa, te, eh, aliw. Shout out po ako po yung nagwala kagabi sa... sa live. Hi, Kiana. Hi, Rosary Nicole. Hello po. Oo nga, lapit na birthday ko. Ano bang pwedeng gawin sa... Ayokong i-celebrate yung birthday ko. Actually, hindi naman po talaga ako nag-celebrate ng birthday. Pero dahil tuwing birthday ko, kahit anong mangyari, dati tinry ko na i-hide yun para wag na i-celebrate kasi hindi naman po talaga kami nag-celebrate ng birthday. Pero kahit anong gawin ko, wala. Dahil alam pa rin nung isa. Dami ko pa rin greetings, di ko pa rin maitatago. Tapos, alam mo yun, syempre nahihiya din ako. Baka sabihin, gusto ko lang ng regalo pag birthday. Eh, di ba? Natanggap ko. Kaya minsan, dati, in-hide ko. Eh, wala. Ganun, alam pa rin ng lahat eh. So, pero thankful po ako sa mga nag-e-effort. Pero di nyo na po kailangan magbigay ng gift, di ba? Kumbaga, hindi siya, ano, no pressure siya. Ganun. At saka, ang bilis ng panahon. Kaya, sa araw na yon, well, inaasahan nating lahat, di ba, na June 12 birthday ko kasi kalayaan. Ang dami mga nakikitang message na ano, na mga post pala na pagsapit daw ng June 12, araw ng kalayaan, sabay-sabay doon natin pupunitin yung quarantine pass kasi malaya na ang lahat. Kaya lang, sad to say, hindi natin sure, hindi natin masisigurado kung magiging okay na ang lahat sa June. Diba? Sa araw ng kalayaan. How I wish, sa araw ng kalayaan, malaya din tayong lahat. Pero hindi eh. Kailangan pa rin talaga natin magdobli ingat. So, ganun pa rin, sumunod pa rin tayo, 'di ba? Ako nga eh, kahit gustong-gusto ko nang pumunta ng mall, di pa rin ako nagpupunta ng mall kahit may importante akong bibilhin. Kasi natatakot ako at saka pag lumabas ka, isipin mo na isa kang dagdag. Another dagdag 'yon sa isipin mo at sa isipin ng bayan na you'll never know yung makasalubong mo, mahawakan niya at nahawakan mo din, eh hindi safe. Tapos madadagdagan na madadagdagan yung cases, 'di ba? Ganun. So, ingat-ingat din. Minsan, kailangan talaga magtiis. Tiis-tiis din hanggang sa maging okay ang lahat. Alam nyo, lahat naman na nagtitiis, lagi may reward pagkatapos. Naniniwala ba kayo dun? Ako, naniniwala ako dun eh. May reward lahat ng bagay na pinaghihirapan, yung mga pinagtitiisan ng mga bagay-bagay. Lagi may reward yan. So, kung saan mang bagay ka nagtitiis, kung nagtitiis ka man sa bagay na ano, na... hindi ka makalabas ng bahay, may kapalit yan. Kung nagtitiis ka man, ngayong quarantine na ang lungkot-lungkot mo na, tas wala ka pa rin jowa. Malay mo, di ba? Hindi mo masasabi. At kung nagtitiis ka naman dahil ngayon, eh, okay yan, para sa mga kababayan natin walang trabaho, di ba? Siyempre, lalo maraming walang trabaho ngayon. Isipin mo na hindi yan forever ganyan. Darating ang time na pagiging okay din ng lahat. Ako nga, dumating ako sa point na, di ba, wala din akong trabaho, as in wala lahat. Tapos parang feeling ko, hindi ako importante. Feeling ko wala akong silbi. Diba? Feeling ko ayaw sa akin, wala akong ano. O, pero dumating naman sa point na afternoon, yung bawi, sabay-sabay naman yung bawi. Diba? So, pagdasal mo lang, hintayin mo lang, and tsaga-tsaga lang. Kasi ang mundo ay bilog, ang buhay ay bilog, umiikot-ikot lang yan. Minsan nasa taas, minsan nasa baba. Diba? Sana June pwede nang lumabas. Oo nga, sana nga. Hi kay Janisa at kay Katheriza. Oh, hello po. Uy, si Jello nanonood ngayon sa Rico Baby. Hello sa'yo. Pasigaw daw kay Janisa at kay Kiana at kay Rachel at kay Joanne. Pa-shoutout daw mga puyat. Ayan, hello po sa inyong lahat.
Okay. Kids Lynn, Turon, Ate Cara. Ano to, merienda nyo? Pasigaw po ng pangalan. Oh, nasigaw ko na. Wala daw jowa si Jansen. Jansen ang bata mo pa. At sa mga bata dyan, alam nyo, kaya advisable na hindi kayo dapat magjowa kahit may crush kayo o may gusto kayo. Kasi ang damdamin ng isang teenager, yan sa mga teenager, makinig kayo ah. Ang damdamin ng isang teenager ay mabilis mabago. Bukas, iba yung gusto mo. Susunod na araw, susunod na linggo, iba na yung gusto mo. Matik yan. Diba? Kasi, ano eh, habang tumatagal nagmamature ka eh, nag-iiba-iba yung nararamdaman mo, yung naiisip mo. So, kapag teenager ka, iba-iba din yung pwede mong maramdaman. Ibig sabihin, hindi siya stable. Unstable siya lagi. Anytime. Pwede may magbago. Pag na-turn off ka, pwedeng ayaw mo na sa kanya. Pag may nakita kang iba, pwedeng yun yung gusto mo. Lagi nangyayari yan sa mga teenagers. So, hindi advisable na mag-jowa ka agad kasi, una sa lahat, mas maaga ka ding masasaktan kasi unstable pa yung feelings mo. Diba? Kung ako sa'yo, maghintay ka muna. Tsaka, napansin nyo ba, ito ha, napansin nyo ba, kapag nag-jowa kayo, halimbawa, 13 years old kayo, yung ginowa mo ba nung 13 years old ka, yun yung papangasawa mo. Hindi naman, diba? Well, hindi ko sinasabing lahat kasi may mga ilang porsyento na yung jowa nila nung first year high school, yun pa rin nakakatuloyan nila. Pero hindi laging ganun. Kumbaga, konti lang yung possibility. Diba? So, lahat ng ginawa mo ng bata ka, hindi yan yung forever magiging jowa mo. Hindi yan yung mapapangasawa mo. Diba? Pero pansinin nyo, kapag nagjowa ka ng 25 pataas, kadalasan, yun na yung marrying stage eh. Pag nagjowa ka dun, ibig sabihin, sa edad na yon stable na yung utak mo, yung puso mo, lahat. Gusto mo na, settling down. Wala ka na ibang titignan pa. Wala ka na bang ibang gusto pa. Pag may ugali siyang masama, pagtitiisan mo. Kasi stable ka na eh. Stable na yung utak at puso mo. So, ibig sabihin, kapag 25 pataas ka nagjowa, mas malaki ang possibility na yung jojowain mo, yun ay yung papangasawa mo. Diba? Ganun. So, huwag tayo magmadali. Huwag kayo, lalo na sa mga kabataan, huwag kayo magmadali magjowa. Tama na yung crush-crush, puppy love, chat-chat, pero, diba, ang hirap eh, kapag seryosohan na na yung nagde-date kayo, hindi mo masasabi, kapag nakuryente, kapag nagkadikit yung mga palad nyo o mga siko ninyo, hindi nyo alam kung anong pwedeng mangyari, magkakabuntisan, real talk lang, diba? Maraming pwedeng mangyari. So, kung magpapuppy love kayo at makikipag-date kayo, lagi kayo magsama ng chaperone kasi mas maiiwasan yung makagawa kayo ng kasalanan. Ganun! Anyways, ang init. So, yan ang payo ko sa mga kabataan ngayon. Hinay-hinay lang, lalo na sa ano ng buhay ngayon, sa hirap. Hirap din eh, kasi ano eh, hindi mo masasabi eh, kung saan pupunta yung relasyon na meron ka ngayon habang bata ka. Magkabuntisan, maaga kang magiging nanay. Diba? Marami ka pang magagawa na pagsisisihan mo kasi maaga ka nag-asawa. Yun, okay? No to jowa, yes to Ate ka daw, sabi ni Jansen. Hello, Jansen! Jen Prudente, pinaka-stable na po 35 years old. Oo naman, kaya lang mahirapan ka ng mag-anak noon. Marami daw marupok ngayon. Ay, totoo naman, naniniwala ako dyan kasi maraming malungkot ngayon. Pero, marami ding bumabait ngayon, naniniwala ako dyan. Maraming bumabait ngayon dahil sa quarantine. Ay, nako. Oh, hello din kay GK, say my name is Calderon. Hello po. Maraming marupok. Ay, nako. Sino mga marupok dyan? Ha? Sino? Ang init. Pabili doon ng nips. Sige po, ilan po? Ilan pong nips ang bibili nila? Marami pa po kami dito. Pinapak na ng bibig. Oh. Hi, nako. Anyways, ayun lang. Maraming salamat sa panonood ng video na ito. And support niyo po ako sa lahat ng ng ganap ko. Kung ano mang kalokohan yan, abangan nyo na lang ulit kung anong kalokohan ng next kong ipapauso. Okay? So, dahil dyan, thank you so much. Bye-bye! Ingat!